natin ang dahon dito sa ibaba para mabango. Beef with broccoli. Yan, pwede na po yung ating pang-apretada. Malapot na. Ngayon natin fish fillet. Buo siya, buo mga kabayan. Hindi tayo mapapahiya. Ito ang ating fish fillet na merong sauce na mayo garlic, pansit sa bilao, yung ating beef with broccoli, at saka yung embutido o morcon ng taga Batangas. Hibla. Oh, magandang araw o magandang gabi po ulit sa inyo lahat mga kabayan. At for today's vlog ay magluluto ulit tayo ng limang putahe. Order po ni Sir Arvin Sales ng San Jose, Batangas. Yo, shoutout sa inyo sir at marami pong salamat sa tiwala. So meron po tayo ditong 3 kilong baka. Ayan, ito po ay akin ang ginayat at akin ang tinenderize. Tinenderizer ko po yan kanina. Ayan mga kabayan ng ating karning ng baka. Laman, 3 kilo. Gagawin po natin yung beef broccoli. Tapos nagluluto rin po tayo ng 3 kilong apretada, pork apretada. Tapos ay 10 pieces na embutido o morko ng taga Batangas. Tapos meron din po tayo dito 3 kilo mahigit na fish fillet. Gagawin po natin itong fish fillet a la tempura with mayo garlic sauce. So umpisahan na po natin mag-prepare ngayon para bukas ay dire-diretso na kasi matagal po lutuin. Lalo na po itong embutido, yung morko ng mga favorito nating mga Batanggenyo. Medyo matagal-tagal ho yan. So titimplahan na po natin ito. Unahin po natin timplahan na itong ating pang beef broccoli. Yan, lalagay lang po tayo dito ng liquid seasoning. Kukontrolin lang po natin bawat ilalagay natin ingredients dito kasi ito pong liquid seasoning ay medyo maalat. Lagay din po tayo dyan ng oyster sauce. Atin na po itong imamarinate para bukas ay tayo dire-diretso. Lagay po tayo ng konting umami. Konting pataktak ng umami. Pamintang durog. Black pepper. Tapos naglalagay din po tayo dyan ng konting patak ng sesame oil. Pwede rin po kayo maglagay dito ng wine o Shaoxing wine, Chinese wine, pero hindi na po tayo gagamit ng wine. Lagay po tayo dito ng brown sugar, konti. Ayan. Tapos haluin lang po natin. Hindi na po tayo naglalagay ng baking soda dito kasi baking soda nag-iiba po ang lasa noon. Pag naparami, napait. Ayan. Inoon na po natin ito tapos susunod natin yung ating pang-apretada. Tapos ito naman po ang ating pang-apretada. Siguro ay maraming beses nyo na rin po namang napanood kung paano ito yung marinate. Lagay po tayo dito ng ating pineapple juice.
Toyo. Lalagay din po tayo dito ng konting umami. At black pepper. Paminta. Tapos pickles. Lagay din po tayo ng pickles. Yan, haluin lang po natin. Para bukas ng umaga, mga kabayan, ay gisa-gisa na lang po tayo. Dire-diretso yung ating luto kasi maaga po itong pipikapin. Yan, bukas na po tayo magdadagdag ng ibang ano pa nito, Ricardo. Ito naman po yung ating pang-apritada, nakamarinate na. Sunod natin yung pang-fish fillet. Lagay po tayo dito ng kalamansi. Pwede rin po kayong gumamit ng lemon. Lagay po tayo dito ng garlic powder. Hindi po natin ito lalagyan ng asin. At ito po ay may lasa na siya. Baka umalat pag lalagyan natin ng asin. Garlic powder. Pwede rin po tayo maglagay dito ng optional na chicken powder. Konti lang at baka umalat. Konting umami. At black pepper. Pwede rin po kayong gumamit dito ng white pepper. Black pepper lang po ating gagamitin. Haluin lang po natin. Para mapantay ang mga nilagay nating ano, Ricardo. Haluin natin mabuti. So, simplahan naman po natin yung ating pang imbutido o morcon ng taga Batangas. Lagay po tayo ng itlog. Ito po ay ano, pinagiling ko na kasama yung sibuyas, bawang, bell pepper at carrots. Para po titimpla, dadagdagan na lang natin ng ano, iba pang ingredients. Yan. Lagay din po tayo ng pasas. Itlog, pasas, pickles. Lagay din po tayo ng pickles. Lagyan din po natin siya ng konting tak-tak-tak. Ajinomoto. Tapos maglalagay po tayo ng toyo. Toyo. Paminta. Ayan. Tapos maglalagay din po tayo ng konting asukal. Brown sugar. Konting harina. Lalagay din po tayo ng konting ketchup. Maglalagay din po tayo ng keso. Medyo maraming sahog ito, mga kabayan, at medyo matrabaho itong imbutido. Ayan. Okay na po, hahaluin na natin. Lagyan din tayo ng konting asin. Para pag naghahalo tayo, ano, ayan, konti lang. Haluin na po natin. At ito po yung atin rin babalutin ngayon. At i-steam. Haluin lang po natin mabuti para mapantay yung Ricardo. Mabango na. Amoy morko na kagad. Imbutido. Ayan, okay na po yan. At atin na yung babalutin ngayon tapos ating i-steam. Salad tayo ng dahon. Para mabango.
So yan mga kabayan, babaluti po natin yung ating embutido. Meron tayo ditong hotdog at ating lalagay sa gitna, tapos gagamit tayo ng margarine at meron tayong panali na abaka. Tapos ay meron din, gagamit po tayo ng dahon na saging, pero pwede rin po kayong gumamit ng foil. Mas maganda lang po ito at saka mas mabango. Ang Batangas embutido po ay sadyang sa dahon ng saging. Lagay lang po tayo ng margarine. Sinalab na po natin itong dahon at para mabango. Isang takal. Lagyan natin ng konti. Para malaman ang ating isang pirasong embutido. Tapos, lagyan po natin ng hotdog. Bilutin muna natin para pantay ang paglalagay ng hotdog. Lagay po natin sa gitna. Yeah, para may palaman siyang hotdog sa gitna. Tapos atin ang bibilutin. So, rolyo lang po natin pa ganyan. Tapos tatalian natin itong dulo. Siksikin lang po natin para maganda ang kanyang ano, hindi buhaghag. Tapos ilalak din po natin dito sa kabilang dulo. Yun. Ah, ganyan lang mga kabayan ah. Tapos mamaya na po natin ito puputulan. Pag nabalot na natin lahat, gugupitin natin yan. Ito ulit-ulit lang po, ganun uli. Punas ng margarine. Konti lang pong margarine. Okay na ho yan, basta nalagyan lang. Isang tasa. Roro lang po natin pag ganyan. Silo sa dulo. Tapos tali sa gitna. So yan mga kabayan, natapos na natin ano, balutin. Puputulin lang po natin yung ano, yung labis na dulo. Para hindi masikip pag in-steam natin. Nakalaylay. Natin po yung i-steam. Salansanin na natin. So yan, ang order ni Sir ay 10. Pinalabisan na natin ng mga kabayan para tayo meron din. Tapo natin ang dahon dito sa ibaba para mabango. Tapos takpan na natin. So, mga kabayan, makalipas ang kulang-kulang na 2 oras, papatayin na natin ang apoy nito at atin ito na palalamigin para bukas ay ready na. Okay, okay na po yan. Iprito na lang natin ito bukas. Ayos. Ito na yan.
Ayun mga kabayan, bukas na po ulit ng umaga natin tutuloy yung order ni Sir. At tayo ay mamamahinga muna ulit. So kita-kita na lang tayo bukas ng umaga ulit. Ayan, magandang umaga mga kabayan at itutuloy na po natin yung luto na order ni Sir Arvin Sales ng San Jose, Batangas. So ngayon po ay alas 5 na lang umaga at piniprepare na po uli natin yung ating mga lulutuin at mag-umpisa na uli tayo magluto. Ayan, meron po akong tubig din at ipukuluin. Magbablanching po tayo dito ng broccoli. Tapos dito naman sa kabila, init tayo ng kawali at magsasalang na tayo dito ng apretada. Lalagay na po tayo dyan ng margarine. Sigisa na tayo ng sibuyas at bawang. Lalagay na po tayo ng bawang. Tapos ilagay na po natin yung ating sibuyas. Lagay po tayo ng tomato sauce. Tapos lagay na po natin yung ating minarinated kagabi. Pang apretada. Takpan lang po natin yan. Inahan lang po natin na konti ang apoy para masunog ang ilalim. Yan. Dito naman po tayo, medyo nakakulo na. Lalagay tayo dito ng asin. Blanching lang po natin dito yung ating broccoli. Basta pag nakita natin na green na yung kanyang kulay, okay na ho yan. Anguin na natin. Yan. Set aside muna natin. So, magigisa po ulit tayo dito. Salang natin dito yung ating pang beef broccoli. Lagay tayo mantika. Bawang. Bell pepper. Sibuyas. Ituloy-tuloy lang po natin saglit yung ating panggisa. Tapos ilagay na po natin yung ating minarinated na beef. Takluban lamang po natin to para lumambot yung hanggang sa lumambot yung baka. Halo-haloin na lang natin maya-maya. Nahan natin na konti ang apoy. Balik tayo dito sa apretada. Tingahaluin. Yan, nagsasabaw na. Thank you.
haluin natin para dumikit ang ilalim. Buksan po natin to at titesting natin kung malambot na. Yeah, medyo malambot na. Lalagay po tayo ng liver spread. Yeah. Liver spread. Lalagay na rin po tayo dito ng patatas, carrots. Lagay din po tayo dyan ng konting ketchup. Lagyan natin ng keso. Para special ang apretada ni sir. Haluin lang po natin. Lagay din tayo mga bagay na kaunti black pepper. Tapos atin po tatakpan para lumambot yung ating gulay, patatas at carrots. Uli po natin ilalagay dito yung ating green peas. Lambot na po yung ating patatas. Lagay na tayo ng green peas. Yan, ininin lang po natin ng konti itong ating pang-apretada at okay na po yan. Hindi na natin yung tatakpan. Yan, pwede na po yung ating pang-apretada. O mga kabayan, oh. Yan, oh. Malapot na. Hindi na po natin yung masyadong iigahin at yan po ay may iga pa habang nalamig. Anguin na natin sa magandang lalagyan. Alright, apretada. So nagpahabol lang po tayo dito ng broccoli. At pangit naman tingnan na hindi sapat yung ating broccoli. So nagpahabol po ulit tayo ng dalawang stock. Yan atin ulit yung binalanching. Dadagdagan natin ito mga kabayan yung ating broccoli kanina. Okay na po yan. Hanguin na natin. Ayun. Tamang-tama ngayon yung ating broccoli. Oh. Palaputin lang po natin ng konti ito. Meron tayong cornstarch dito. Yan, tamang lapot lang. Huwag naman sobrang lapot at parang loamy.
So pwede nyo pang i-adjust ang mga ang lasa nito mga kabayan, depende sa panlasa nyo. Pwede kayo maglagay ng oyster sauce. Honor seasoning. Ilagay na po natin yung ating broccoli. Ayan. Opo, kuloy lang po natin ito saglit at okay na yan. Ating beef broccoli. So yan, okay na po ito mga kabayan, yung ating broccoli. Beef with broccoli. Ano? Hanguin na po natin. Lagay na natin dito sa magandang lalagyan. May konti po itong sauce. At ito po'y pag lumamig ay ano, may iga pa. Ito mga kabayan ang ating ano, beef with broccoli. Painit po tayo ng mantika. At lulutuin natin yung ating fish fillet with mayo garlic sauce. Bigay po tayo ng gloves at titimplahan natin itong ating ano, fish fillet. Ito po ay timplado na. Lalagyan lang natin ng harina at saka itlog. Dagdag lang po tayo ng konting chicken powder. Yan. Tapos ay lagay din po tayo dyan ang harina. Tapos, lagay po tayo ng itlog. Haluin lang po natin. Haluin lang po natin mabuti. Ilalagay natin ito sa breadcrumbs. Meron po tayo dito ng breadcrumbs. Isa-isa natin siyang ano, iaano dyan. Ayan. Lasa-lansan po muna natin dito. Ayan natin ang breadcrumbs ang ilalim. Ibredingan na natin mga kabayan at ipiprito. Dapat po ay medium lang init ng mantika niyan at madali pong masunog ang breadcrumbs. Linis ulit tayo ng mantika. Salain natin yung mantika. Para hindi nangingitim yung susunod nating sasalang.
Ayan ang ating fish fillet. Gagawa na lang po tayo dyan ng sauce. Mayo garlic sauce. Dagdag tayo ng mantika dito mga kabayan at tayo magpiprito ng imbutido. Yan, itong pinerper natin kagabi ng imbutido mga kabayan. Oh. Ang ganda. Pwede pamalibang. Prito na po natin. Lipat na po natin dito yung ating fish fillet, ating papatasin. Makabay na ating fish fillet. Gagawa po tayo ng sausawan ng ating fish fillet. Lagay lang po tayo dito ng mayonnaise. Tapos meron po tayo ditong bawang, durog na bawang, mayo garlic, at pickles. Maglalagay po tayo ng pickles. Hahaluin lang po natin to at okay na ito. Mayo garlic with pickles. Tigisin lang po natin ang mantika nito. Ating imbutido. Dito naman po sa kabila ay magluluto tayo ng pansit. Magsasangkot siya muna tayo ng karne. Sangkot siya po muna natin maigi hanggang sa pumula o mag-brown. So, ipapakita po namin sa inyo mga kabayan yung ating maraming nagre-request na ipakita daw yung loob ng ating ginawang imbutido. So, ipapakita po namin sa inyo. Ayan po, itsura. Ayan. Pwede natin gayatin mga kabayan yan. Buo siya, buo mga kabayan. Hindi tayo mapapahiya. Hindi yan, titikman. Sarap mga kabayan. Okay. Lagay na po natin yung ating gulay. Dahan lang po natin ang liquid seasoning. Oyster sauce. Konting chicken powder. Sasangkutsahin po muna rin natin yung gulay.
Halo-halong gulay. Okay na po yung ating gulay. Hangin na natin ito. Bawang at sibuyas. Sabaw. Lagay po tayo ng North Seasoning, Liquid Seasoning. Oyster Sauce. Soy Sauce. Black Pepper. Tapos, chicken powder. Ito po magpapasarap din yung ating chicken powder dahil wala tayong ginamit na kaldo. Pakuluin lang po natin yan at lalagay natin yung bihon mamaya. Nakuluin na po natin ang ating bihon. Laki po uli hanggang sa lumambot yung bihon. Lagay din po tayo ng kinchay para mabango. Tapos, kanton. Lagay po tayo ng gulay. Samahan natin ang sabaw. Okay na ito mga kabayan, yung ating pansit. Sali na natin ito sa bilao. Tapos lalagay lang po natin yung kanyang toppings na gulay. Tsaka yung karne. Alright. Pansit sa bilao. Ayan mga kabayan, naluto na natin yung limang order ni Sir
Arvin Sales. Marami po uling salamat sa inyo, sir. At dito na po yung kanyang order na apretada. Itong ating fish fillet na merong sauce na mayo garlic, pansit sa bilao, yung ating beef with broccoli, at saka yung embutido o morko ng taga Batangas. Yun, so maraming marami po uling salamat sa inyo, Sir Arvin Sales ng San Jose, Batangas. At ito po ay pipikapin niya po ito. So hintay na lang natin si Sir. So sa mga gusto po magpaluto ay message nyo lang po kami. Lalagay po namin dito ang aming Facebook page sa ano, at kami po ay message nyo lang po doon sa aming Facebook page at para po maka-order po kayo. So maraming marami po uling salamat. Ingat po lagi tayong lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Magandang umaga po, Sir. Opo, si Ipoy. Ay, para Sir, kakarga na natin. Okay, so yun, marami po uling salamat kay Sir Arvin. Yan, Sales ng San Jose, Batangas at yung kanya pong brother na nasa LA. Ano nga, Sir? Yun, marami po salamat, Sir, sa tiwala. At ikakarga na namin yung order ni Sir. Ah, thank you, Sir. Ingat po, ingat. Thank you po. God bless sa inyo.